Dalawang aso sa Calamba, Laguna ang ginawang parang kabayo at pinanghihila ng kariton na may lamang kalakal. Depensa ng may-ari ng mga aso, pinatutulong lamang daw niya mga ito sa kanyang hanap buhay. Pero giitaman ng Philippine Animal Welfare Society, malinaw na paglabag daw ito sa Animal Welfare Act. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Kariton na puno ng sako, plastic at iba pang kalakal. Ang nakakabahala, hila-hila yan ng dalawang aso na misto lang ginawang kabayo. Isa rin itong pagmamalupit sa mga hayop ayon sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Yung bigat pa lang ng frame ng gulong na hinihila nila, mabigat na yon syempre. So it's really not advisable na ipahila sa mga aso. Labag sa Animal Welfare Act ang pagmamalupit sa mga hayop. Maaaring bigyan ng verbal warning o babala ang sino mang mauhuling lumabag dito. Pero kung magmatigas, pwede siyang makulong mula 6 na buwan hanggang 2 taon at pagmultahin ng hindi bababa sa 1,000 piso. Kasama ang volunteers ng POS, natagpuan ang programang on-call ang kariton at mga aso sa tabing kalsada ng Barangay San Cristobal sa Calamba, Laguna. Naroon din ang may-ari ng mga aso. Kwento niya, 1 dekada na siyang nangangalakal. Aminado siyang pinahihila niya ang kariton sa mga alagang sina Justin at Dingdo. Malaking tulong din ito sa akin. Kasi nga kung hindi sila kasama ko, hindi sila nagbabatak. Totalin niyo yung kalubang, yung paahong papaganon, napakahirap. Ay pag hinila ko to, wala silang dalawa, hindi ko kaya. Ipinaliwanag sa kanya ng POS ang Animal Welfare Act. Naintindihan naman po namin yung ginagawa nyo. Naintindihan po namin na kailangan nyo ng tulong. Pero nakasad po kasi sa batas tayo, saka bibigyan po kita ng kopya, na yung mga ganitong bagay po, yung mga hayop po na mga ginagawa natin sa pagkatrabaho, ipinagbabawal po siya sa batas. Almost all cases of animal neglect, it's always misinformation and kulang doon sa edukasyon ng tao. So kailangan mo nang kausapin si Manong. Nagbigay din ng POS ng ilang dog food at bitamina para kina Justin at Dingdong. Si Manong naman, may binitiwang pangako. Ay di bukas na bukas eh, yun na lang aking gagawin. Na yung aking mga asaw, hindi ko nadadalhin. Ivan Mayrina, GMA News.